game emoji. Eto, patay sa akin yung mga kalabang ko sa arena. Puro trash talk sa akin to. Trash talk sa akin to. Sabi dun sa comment sa ibang video, paano na daw yung lola niya, wala na pambili ng gamot. Kasi sayang eh, meron tayong 2.5 billion daily active user. Walang ibang blockchain na laro or DeFi or kung ano man na may ganong karaming daily active user. Yun na nga guys, lumabas na yung masamang balita. Sa upcoming Season 20 Economic Balancing Adjustment na nilabas na article ng Axie Infinity. Ano nga ba laman itong nung article na to? Ang sabi dito, key points ng article na to, Adventure Mode SLP will be sunset reduced to zero. Physical rewards for first time completion. Daily quest. So mawala na yung daily quest sa Adventure, confirm na. Arena reward will be changed dramatically. Reduce SLP reward and AXS feeder were massively expanded. So magkakaroon na ng maraming adoption. Mas dadami na yung player na magkakaroon ng AXS sa update na to. Kasi dadamihan nila dati kasi top 1 to top 1,000 lang yung nagkakaroon ng AXS. Ngayon dito i-expand nila. Tapos top MMR, yung 800 MMR below, magkakaroon na ulit sila ng SLP. 1 SLP per win. Season 20 is close when it's released. Season 20 is close and when it's released, a variety of important economic balancing changes will be implemented. So, sabay na i-implement to sa Season 20. Ano ba yung mga importante dito? Dito, pinapakita nila yung namimint natin tsaka nababurn natin per day. Napakalayo. Ito yung nababurn natin, ito yung namimint. So, ano nga ba ibig sabihin yan? Pag mas marami ang namimint kaysa nababurn, bababa ng bababa yung value ng token kasi na-oversupply niya. So, paano nakita ng dev na solusyonan yun? Ang sabi kasi dito, 40% ng total na namimit ng SLP galing sa Adventure. Ito, Adventure Mode. Tapos, 14% galing sa Daily Quest. So, total na 64% galing pa lang dun. Yung 44% galing sa PvP. So, ang ginawa nila, tinanggal nila itong 40% tsaka 14% para mas humaba yung minting ng SLP. So, sa way na yon, tingin nila tataas yung value ng SLP. Kasi mas maganda naman tumaas yung value ng SLP. Kunyari, makita natin maging 3 ulit yan. Tapos sabihin natin nakaka 50 SLP lang tayo per day. Meron ka pa rin 150. Panalo pa rin. Kasi lalamang na yung, pag lumamang na yung burning sa meeting, tataas yung value ng token. So, ito na yung magiging AXS reward sa top, top 300,000 na player. Lahat yan magkakaroon ng AXS. So, dadami yung breeder. Mas madali na mag-breed ngayon kasi may AXS ka na. Pero madali rin naman kasi may katana. Pero iba pa rin kapag nakuha mo lang siya sa leaderboard. Ano ba ba? Ito yung mga SLP na makukuha. Sa MMR 02999, 1 SLP per win, 3 SLP, that 1121299, dating 6, ginawang 5. So, ito lang guys. Binababaan nila. Binabaan lang nila yung reward per win. Tapos, nag-commit din sila dito na magkakaroon doon ng increase ng burning. Saan nga ba yun? Dito sa special cosmetic and skin, upgrade Axie body parts. Ito guys, malaki mag-burn to. Na-discuss ko doon sa uling video. In-game emoji, eto, patay sa akin yung mga kalabang ko sa arena. Puro trash talk sa akin to. Trash talk sa akin to. Burning na, may trash talk pa. Breeding events, buy-in tournament, tsaka Axie naming. Tsaka may more pa. Ano yung more? Napakadami pa rin ito. So, wag na yan. Ibig sabihin, hindi lang yun yung maging Axie burning. Yung energy, i-rework din daw. Ang alam ko dito, guys, kung matutupad yung sinabi nila, 5 energy per Axie lang. So, pag tatlo lang Axie mo, 15 energy ka lang per day. Ano pa ba? So, yun lang, guys. Yun yung magiging ano. Para sa akin, okay ito. Para sa long term. Kasi mas long term to. Ang problema dito, yung mga lola natin na binigyan natin ng SLP para maglaro sa Adventure, wala nang kikitain. Tulad nung nababasa kong ibang comment. Sabi dun sa comment sa ibang video, paano na daw yung lola niya, wala nang pambili ng gamot. Eh, wala naman tayong magagawa dun, syempre. Eh, ganun din eh. Isipin nyo, wala nang value yung SLP. Tapos, nagpa-farm yung lola mo. Papagudin mo lang yung lola mo mag-farm, wala na rin yung papambili. Diba? Madadamay pa lahat. So, yun lang guys. Yun lang yung tingin ko dun.
na yun kasi nireklamo nung yung maraming bumili ng Japsu eh, pinang-adventure lang nila eh. Inabuso nila economy, eto bumagsak, damay lahat. Ngayon pinipilit ng mga dev ayusin, i-balance lahat para bumalik sa okay yung laro. Kasi sayang eh, meron tayong 2.5 billion daily active user. Walang ibang blockchain na laro or DeFi or kung ano man na may ganong karaming daily active user. So yun lang guys, para sa akin top 1 pa rin sa NFT gaming yung Axie, top 2 yung Pegaxie. Pero sa kitaan ngayon, Pegaxie talaga guys. Kung gusto nyo kumita, Pegaxie. Kung gusto nyo mag-build ng gaming guild nyo, Axie pa rin. Axie pa rin yan. Axie or My Rich Farm. Yung Rich Farm yung pinost ko, or ipopost ko pa lang. Hanapin nyo yung My Rich Farm guys. Sobrang dali magtayo ng guild gamit yung Rich Farm. Ang dali magpa-isko. So yun lang guys, maraming salamat. Ito yung update ngayon, season 20 na parating. Comment nyo lang kung ano yung tingin nyo na magiging epekto nito sa mga susunod na ban. Yun lang guys, maraming salamat.